Yung docking station from China, Liano, yung store niya sa Lazada. So naka-order tayo ng isa pero na-cancel dahil hindi walang stock yung Hyper Gear na store. So ayan, nang itsura niya pag binuksan, HDMI 4K 60Hz daw, USB 3.0, ayan, may Type-C siya. Tapos yun, may mga dock siya, mga USB 3, USB 2, tsaka power delivery port. At ayan, may QR code pa siya. So, bubuksan ko siya at itetest sa ating monitor. Ayan, yung monitor na maliit na siguro kukonsume lang ng mga 20 watts plus ito, mga sabihin na nating 5 to 8 watts. So, yun lang yung magiging consumption kung dito i-connect sa AC mode ni, ay DC mode lang nito. At AC mode pala dun sa ganyan. Pwede siya sa AC mode dito. Kukonect mo yung monitor tapos yung pinaka-cord nito kung gusto mo ng power delivery port para i-power ito. Pero pwede rin naman yatang wala. So, susubukan natin siya. Buksan ko na. Basically, ano siya? 5-in-1 siya. Gusto sana natin yung 8-in-1, yung merong mga SD card slot, pero since meron namang PC na may mga SD card slots at saka yung itong ng portable na projector na V50 ng WeWatch, so pwede na rin ito. Mas mura pa kaysa dun sa mga 8-in-1, 11-in-1. So test ko na to. Lang yung laman ng box niya, may tatak na Liano. And then, nandito yung HDMI port. Sa kabila, wala. Tapos, ito yung Type-C na ikakabit mo sa Samsung Galaxy phone. Yan, nakasil pa yung kanyang pinaka Type-C na mail. And then, yan. Yung sa kabilang side, meron siyang isang USB 3.0, 2.0, Type-C, at saka PD, yung power delivery port na up to 100 watts. Ayan. Yan lang naman. Tapos, kakabit na natin siya para maikonect to yung phone na ma-Samsung Dex na natin siya na wired naman. Kasi nung nakaraan, tinest natin siya through wireless gamit naman itong B-Max. Pero parang ganun din. Kukonsume ng ano rin to ng up to 15 watts siguro while using the wireless Dex. Tapos, yung phone din. Sa wireless, gagana rin naman siya. Kaso lang, mas maganda yung meron ka nito. Hindi mo na kailangan ng PC or any computer para maipag ano siya, mai-mirror or project sa screen ng monitor. Well, dito naman, pagka ginamit mo to, mirror lang talaga siya. Wala siyang yung text mode or desktop mode. And mas ano siya, kukonsume ng wattage compared to using yung mga ano lang, itong port lang na to dahil mas magiging tipid siya using a power station na kagaya nito ng flash fish. Yan. Yun yung purpose natin dito pagka kailangan natin i-dex mode dito. So itetest ko na siya sa dex mode. Before we tested the Samsung Dex on a wireless connection using this mini PC by B-Max, but it's like mirroring your Android phone and then you can use it as a trackpad. But this time we used a Liano docking station or a USB-C to HDMI port to connect. Tapos it's connected to a solar setup, small solar setup. Tapos pwede mo rin gamitin. You can also use this power station on AC mode para i-connect your monitors or TVs or a portable projector by WeWatch. And then you can directly connect this docking station to your Samsung phone or Samsung Galaxy phone, from Galaxy S9 to Galaxy S24 or maybe some Tab S phone, Tab S
tablet. You can also use this Dex mode for desktop. Okay, this docking station by Llano has 5 ports, the HDMI, Type-C port, power delivery port, and it also has USB 3.0 and 2.0. It's not connected to any charger now. It's only connected to the phone and the monitor. So it's using less watts compared to wireless connection of Dex that you'll also use this mini PC or other laptop or PC that can mirror or air mirror your Samsung and Apple devices. But this one, you only need to power your monitor, whether via a grid socket or a solar setup, solar power station, or maybe a power bank if you are using a laptop, and then connect your USB Type-C cable to your phone. It will automatically detect HDMI connection and it will activate the Dex mode.